Matapos ang ikalawang hamon, oras na para magbotohan kung sino ang dalawang dapat magpatuloy sa huling round. Sa akin, si Raph dahil organized yung kanyang instructions. Si Michael, okay yung creativity niya. Si Zach, kasi ang linaw din ng mga ano niya, mga sinasabi. Or si Zach, si partner. It's clear, it's concise, and you'll know what to do agad. For me, my choice would be Isabel because she was very straight to the point and very clear yung pagsabi. Mine, syempre, Raph. I like how they communicate and instructions. At dahil parehong nakakuha ng dalawang boto sina Zach at Raph, sila ang maghaharap sa huling hamon para maging bisor ng bahay. Nakaka-flatter. Ngayon lang ako na si speechless kasi wala, napaka-rare sa life ko na I'm the first choice. Thank you so much. Sana hindi ko kayo ma-disappoint. Maya-maya pa, ipinatawag na ni Kuya ang dalawa. Handa ba kayo sa mga susunod pang mangyayari? Handa ka. Handa na, Kuya. Handa na, Kuya. Apo. Pakikuha ang sulat. Oh my God. Para sa kanilang huling hamon, bubunot ng pangalan ng tig-isang housemate sina Raph at Zach at katulad ng ginagawa sa kanila ni Kuya sa confession room, kailangan ay mas kilalanin nila ang istorya ng buhay ng mga ito. Mapapakinggan ng mga housemates ang pag-uusap at sa huli ay pipili sila ng pinakakarapat-dapat na maging bisor ng bahay ni Kuya. Kaya naman sa ating housemates, good luck sa inyo!